Cher si Buntis, Taylor Swift Amor. Kaya pa? Chicken. Okay. Tapos ako, gahanap ako ng food trip. So, wala lang. Food trip lang, ganun. Ay, nakalagay chicken rice. Siguro masarap chicken rice dito. Hello po. So, ito in order ko. Steamed chicken value meal number 3. Tapos, meron ditong parang shredded chicken macaroni, parang sopas nila. Try natin yan. Lopasat, tama. Lopasat Hawker Center pa yung lugar na to. Ito na yung mga pagkain namin. Yung chicken rice ko, si Madam umorder ang parang chicken sopas nila. Tapos ito yung, ano to, lemongrass chicken. Parang sarap-sarap na ito. Tapos meron ito, sila Tito Bert nandito. Tito Bert, Tita G. Ano pangalan mo, sir? Adrian, yan. Siyempre si Madam. Si Mr. Constant, si Ella, siyempre si Nene. Ito mukhang masarap, tira sa akin mamaya. So ito siya, lagyan natin ng chili. Sarap ha? Hindi ko alam paano nila ginagawa na hindi dry yung pitso, moist pa rin. Ewan ko, hindi ko nagagawa sa manok natin. O si Madam gumawa ng drip. Sigawa natin yung pagkain niya. Sabi niya maanghang daw. Meron silang parang chicken oil dito. Ay, hindi pala, chili oil pala, meron pala sa ilalim. Paro. Lemongrass chicken pare. Lato mas masarap ako sa order ko. Parang mga inutal nga eh, no? May chicken oil bro eh. Maraming pa tayong tinikman dito par. Ito naman tinikman natin bro. Mga dumadaan dito, tinatanong ano yung sana order yan. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Pero isda siya na may sabaw. Tapos meron parang ganto. Yung noodles niya, ewan ko kung noodles ba. Pero parang tela, nakikita niya yung pattern. Parang may laamoy akong Szechuan peppercorn. Pero ang ganda, meron no? Tapos ang ganda nito, parang siyang ano, protina, bean curd skin, parang ganon, taupwe, parang yung pambalot ng ano, ng kikiam, ng kekiam sa atin. Parang ganon siguro to. Sarap to. Ito masarap dyan eh. Yun no, putang yun no. Hindi ko alam kung ano isda yan, naprito na eh. Pagka isda, naprito, pare-pare sa itsura eh, diba? Ay, ayun no, buong-buubang ah. Hindi ko talaga alam kung Szechuan peppercorns, pero kasi parang namamanhid yung bunganga mo. May ganun kasi siya, di ba? Kaya hindi siya masyado maanghang, may konti lang. Sarap na ito. Ito next natin pa. Yung sopas nila, pero walang gatas eh. Parang makaroni eh. Sopas na sopas talaga yung itsura niyo. Lasa siya sabaw naman oh, na may makaroni. Pero for some reason, hindi siya lasang sopas. Kasi walang gatas. Hindi ko mabagal. Masyado ka lang mabili. Okay, bye. So inaya ako ni Mr. Constant. Kaya mag-ikot-ikot na kami. Tingin daw kami ng mga pagkain dito. Tara, ikot tayo. Filipino, pre. Ay, walang tinda pa. Pinakbit, bulalo, lechong kawali. Hello po, hello po. Siyempre, hindi na kami kakain dito. Marami sa bahay niya. Kakakain ko lang kanina yan. Tara yung mga dessert nila. Merong green bean soup, munggong matamis. Ay, nawala. Ayun sa kabila. Tapos parang meron sila champorado tsaka red bean soup. Ano kaya yung champorado? Ito, ito. Angas yung pero ang tawag dito? Ice kakang. Hello po. Oh, sige po. So ito siya. So munggo nga talaga na siguro matamis nakalagay doon. Hot dessert eh. Diba? Munggurado tawag namin kasi merong ganto sa may amin sa Nabotas. Yung kay Galvez. Diba? Munggurado. Parang ganto rin yun. Tingnan natin kung parehas ang lasa. Ganto nga. Mas matubig lang yung kay Galvez. Pero kung ano yung in-expect mong lasa ng munggo na matamis, ito yun. Tira mo to, popya. Tapos pag tirihan nyo mabuti, para siyang lumpiang pinoldo. Diba? Sana may mabilan ako neto. Dito ako. Pinindot mo na yung pula. So, andito tayo ngayon sa Universal Studios sa Singapore at titikman natin kung anong mga food trip dito kasi hindi ko na mapakita sa inyo kung ano yung mga attractions dito kasi marami na kayo mapapanood dyan. Ang ipinunta natin dito ay pagkain. Simulan na natin yan. So, hindi kami makapasok kasi parang gamit na yung ticket namin. Pero okay na ata. Ayun, okay na pala.
So yung mga buntis nakapasok na, pero yung mga bumuntis nandito pa rin sa labas. Dapat ano na yun, kasama na yun. Tara, boom na lang tayo, win na tayo, pre. Kahit may bakal sa pagitan natin, tandaan mo lagi kang nasa puso ko. Mahal na mahal kita. Huwag mo kong kakalimutan. Ay, sorry. So ang daming kababayan dito, hindi pa kami nakakapasok, pero siguro meron ng sampu. Nagpa-picture. Daming Pilipino dito, kahit sa hawker kagabi, sobrang dami. Parang di ka rin nalayo ng Pilipinas, parang ka nasa ano lang. Boom na boom, ganun. Dumaan si Tylong, pre. Tapos di ako makalapit. Ako pa naman si Poe. Di tayo makapasok eh. Pero ba si Tylong? Ayun, kita nyo ba? Ayun si Tylong. Hirap lang di makapasok. So yung mga bumuntes, inutusan ng mga buntes para ibila sila ng pagkain. Kasi hindi pa rin talaga kami makapasok. Tapos may nakita ako dito. Spunk my dough. Ano kaya to? Nasa labas pa rin kami ah. So eto sila mga donut. Can I get strawberries and cream? Raspberry cheesecake. Ito yung mga presyo nila. How much? $20? Okay. Tubig lang ako, par. Gago ka. So, mas prefer nila dito, cashless payment. Tapos, bumagsak yung camera ko, pero mukha pa naman siyang okay. Stress test, di ba? Thank you. Magustuhan ng mga buntis to. Yeah, eto na, oh. Jamba juice tsaka donut. Pwede na. Makapasok na ako. Thank you. Wala bang patungo? Wala bang lamesa yung kotse mo? So, ito yung raspberry cheesecake na kinain na ni buntis. Sa'yo yung isa dyan, sa'yo may donut na may palamang cream cheese, tapos may raspberry topping. Ito yung tiramisu. Tapos ito yung parang may injection ng chocolate ito kanina, di ba? Kwa natin. Pero double check mo nga, parang banana yan. Ito masarap. Gago, meron siyang ano? Gago, meron siyang parang broa sa gitna. Di ba? Ang galing. Hindi lang siya basta donut na pinasakan ng feeling. Sarap na ito, ha? Ito yung strawberries and cream, pare. Siguro strawberry tsaka cream. Pero ano ah, honestly, feeling ko wala nang tatalo dun sa tiramisu. Sarap nun. Literally, minessage ko na dyan. Mali ako, par. Dami strawberry sa loob, pare. Parang may Baguio sa loob. Parang may isang pasalubong center sa loob. Parang ang sarap na ito. Alam mo dito, sa napansin ko, hindi sila masyadong matatamis. Very sugar conscious sila. May jamba juice dito. Well, di naman talaga ako nakapag-jamba juice pa sa Pilipinas. Pero in-expect ko hindi ito masyadong matamis. Nakapag-jamba na ba tayo? Ay, sorry, mali pala ako. Ay, hindi. Ganun din. Ganun din. Siguro kasi may standard to. Kailangan namin ubusin to dito sa rehas kasi bawal pala ipasok. So, game na. At may tinutulak akong buntis. Ako magtutulak kasi ako bumuntis. Actually, may option dito na ano, parang electric bike. Parang ganun. Kaso, wala, naubusan kami. Kasi ang attraction lang talaga para sa akin ay yung asawa ko. Ay! Dala tayo sa mga food trip. So, meron dito Starbucks, mga popcorn. Pero hindi talaga yun ang pinunta natin dito eh. Gusto ko yung wala sa atin. Alam mo yun? They see me rolling, they hate it. Teka lang, naharangan tayo. Isa pa. They see me rolling. Ay, na naman, may harang na naman. Isa pa. 1, 2, 3, go. They see me rolling. Meron na naman, isa pa. They see me rolling, they hate it. Magic, oh, yung baldado, makakatayo. Be, Hello Kitty, oh, picture ka. Ay, isang himala! game. 1, 2, 3. Isa na namang himala! Nakatayo na naman siya! Ito, inihintay ko, par. Ayan, oh, yung turkey leg, pre, oh. How much for the leg? 17. Okay. Can I get one and one water as well? Thank you. Ito na yon, par. So, ito siya. Turkey leg, par. Meron din pala dito. Ito ay 17 SGD. So, nasa 700 pesos to, ba? Tapos kinagat na ni Buntis dito, hindi niya pa sinasabi sa akin yung lasa. Nandun yung smoke, definitely smoke siya. Tapos, I'm willing to bet na ano siya, cured siya. Para siyang ham yung texture niya. Hindi naman ganito ang texture ng normal na turkey. Pasensya na talaga dun sa ano natin, ha? Sa background music natin. Medyo leathery, diba? Okay. Malungkot na walang kanin, par. Hanggang loob, par, cured siya. Boom, Mr. Constant, going in for the big bite. Sarap, di ba? Yung balat niya medyo leathery, pero yung laman ang sarap. Parang ham. Pero may matigas na. Oh, may mahamar, may matigas sa buto. Nakalunok na ako ng buto eh. Okay.
So, andito muna kami sa Starbucks na nagpapalamig. Mapalag tataka kayo kung bakit naka-wheelchair si Mrs. Wala po siyang sakit. Ano lang, sumakit lang yung balakang niya. Dahil syempre, biruntis ko nga. At dahil ako yung bumuntis, ako ang magtutula. Kasi, wala eh. Ganun yun eh. Pero okay naman siya. Yun lang, gusto ko lang sabihin. So, papalamig lang na kami ng konti dito. Tapos, food trip na uli kami. Oh, tangin na yung kalabang ko nandito. Lalapitan ko to. Babatukan ko to, pre. Wag daw, sabi niya, di wag. Salamat kami, kasama ka. So, apparently, wala pala masyado magandang kainan sa loob ng Universal. Bawi kami. Try na yung pumunta sa isang hawker kasi pagod na pagod talaga kami lahat. Anong oras kami dumating doon? Tapos anong oras na? Tapos walang katapusan lakad. Pero enjoy. Enjoy siya. Pero pagkain, wala masyado. So yun, hanap tayo ng ibang mga kainan. Ayan, dito tayo sa Maxwell Food Center. Ako pangalawang beses ko palang pumunta sa SG. Pero sa mga nagturo sa akin, ang sa pinakamahirap dito, lalo kapag big groups kayo, yung paghahanap na ng pwesto. Punuan talaga par. Ayan, kita nyo, punuan naman talaga dito. Siguro kung paisa-isa ka lang, baka pwede kang makiupo, di ba? Dapat dito, pre, hindi ka mahihiya magtanong. Tulad dito, may nakita akong pagkain nila. Ngayon namin ko saan umorder. Dito daw. Tara, umorder na tayo. Sweet and sour at the same time. Salty. Ah, it's sweet. Yeah. Parang atsara natin, parang medyo malapit pa. Sige, let's get that. So, kung sana umorder nun sa atay, kaso parang sasatayin tayo. Huwag umorder tayo, nakakatakot siya. Mas, alam mo, pre, mas masungit ang tindera, mas masarap ang pagkain. Parang si Aling Nid. Nama, may puso, oh. Ayun, oh. Kala mo nasa Cebu ka lang, oh. Satay, 5 chicken, 5 pork, 5 mutton, 5 ketupat, 5 everything, satay. 5 pork, 5 chicken, 5 lime, ha? Yeah, 5 everything. Kanapini, no? Rice, okay. Kanapini, each right. One day, one. Thank you, I come back. Okay, thank you. Buti umalis si auntie na nagtitinda, medyo kinabahan ako dun. Si tatay, medyo malambing pa ng konti eh. Sabi niya, di ko daw kayang ubusin yung 5 na kanin. Wala talaga akong balak umorder ng kanin. Andun eh. Nakahanap na ako ng requirement ni madam. May kanin, saka hindi maanghang. Ito siya, sana okay to. Sana magustuhan kung dayari ako. Ito, try natin to para may sabaw tayo. One number four. Excuse me, ito na. Yung chicken, itchachop niya. Salagyan niya ng sauce. Tapos ayun natin yung green chili. Sarsa. Thank you. So unahin na natin to par. Gutom na ako. Green chili chicken rice para. So may green chili na sila dito. Tapos may sambal pa sila dito. So, meron silang parang sabaw na may noodle sa may gulay. Ewan ko. Gutom na ako par. Maanghang. Pero masarap. Ang sa'yo ba? Masarap? Lasang din eh. Oo. Oh, tapos anong sauce niya? Parang may oyster. Parang may oyster. Parang simple lang, no? Alam mo, hindi ko talaga alam kung ano ang nagko-compose ng Singaporean cuisine. Kasi Malay, Indian, halo-halo. Hindi ko alam kung meron ba talagang, meron ba akong alam na Singaporean na food sa labas ng laksa? Eto na, pre. Popia na parang lumpia. Ewan ko kung parehas ba ng pinagmulan yung bagay na yun. Pero tikman natin. Yung balot niya, hindi ko alam kung parehas ang balot natin. Pero in its essence, parang parehas sila. Yung lamang sa gitna, ano to? Toge, itlog, tapos may manirin ako nakikita, di ba? Tapos walang sauce, pre. Sanay tayo dito, may sauce eh. Tikman natin. Yung lasa ng hinahanap mong sausawa na matamis nasa loob. Yung mani, nandun, pre. Parang itong binondolong. Ay, medyo may kundi ang hangbe. Pero pre, ito, iba to. Ang sarap nito. Popia. Alamin ko paano gumawa na ito. Para ito yung ano nila, lamb shank na unang-una namin in order. Medyo kanina pa to, kaya medyo nag-dry siya. Natakaw, tingin lang ako dun sa kumakain kanina eh. Pero mukha naman siya masarap. Par, the perfect bite. Tapos yung biryani nila. Napakarami ko na natikmang biryani, pero I'd have to say, isa to sa mga pinakamasarap na natikman ko, par. Dito sa mga hawker center na to, para siyang food court. Siguro for the lack of better term. Tapos dahil nga ang Singapore ay pinaghalong kung ano-anong lahi. Halo-halo rin yung pagkain nila dito. So, magpunta ka dito, parang lahat na matitikman mo. Pero syempre, iba-iba ang offering sa iba't ibang hawker. Ito, yung pinuntahan namin kasi, ito yung kinainan namin ni Alvin. Kaya ba, last year ba yun, di ba? Yung satay ni Uncle, par. So, mali ako na na-order kanina. Kaya, yun ang pronta tayo ni Uncle. Yun sa sabaw ng pagkain ng anak ni, ano, Mr. Constant. Tapos, wala rin yung puso ko, yung kanin. So, wala akong balak umorder. Tapos, napa-order ako ng sapilitan. Tapos hindi rin dumating. So, dapat ba akong magalit o matuwa? Kasi nangyari, ewan ko. Pero tikman natin to. Dahil halo-halo na siya,
Hindi ko na alam kung ano tong mga satay na to. Pero I'm guessing itong puting to ay chicken, 'di ba? Manatin 'yan. May kasama siyang sauce. Matamis yung sauce nila. Matamis yung sauce nila, peanut I think. Tapos ano isa? Yung ketupat, hindi ko talaga ano yung ketupat, eh. Parang basos pakinggan eh, pero malamang hindi. Ito ano ba to? Beef ba to? Palagi ko beef to. Ito siguro pork. Yung mga karne, lasang ano, masarap na inihaw na karne. Yung sauce, matamis na medyo mamani-mani. Pero, hindi lasang peanut butter, pre. Kasi, makaisipin nyo, dahil matamis na mani, peanut butter. Hindi ganun, pre. Hindi ganun. Ngayon, ano yung ketupat? Ito ba yung ketupat? Ano ba yung ketupat? Ano to? Ito ata yung ketupat. Medyo okay. Basta makuna dyan. Pero hindi ko alam kung ano yun. Pero I guess that's the fun in exploring. Alam mo yun? Sarap ng lahat. Ito mga kain mo, be. Ito ay aloe vera. Aloe vera juice. Parang wala naman lasa yung aloe vera. Parang gula-gulaman siya, gano'n. Hindi ko na talaga alam kung ano to eh, pero higupin na lang natin. Ay, parang ano to, fishball and pig stomach ata. Medyo nai-imagine ko na kung ano lasa nito, pre. Mali ako. Sa atin kasi, halimbawa, tumbong soup o kung ano man, mga isaw-isaw. Pinapakuluan lang natin, tinitimplahan very, very light. Yung lasa ng protina ang nagbibigay ng lasa sa kanya. Tapos, alam ka naman ng tumbong soup. Light lang yun eh. Alam mo yun? Ito hindi, pre. Surprising yung lasa nito ah. Sana nabigyan ko kayo ng magandang karanasan kung ano meron dito sa Maxwell. Sana natuwa kayo kasi ako natutuwa. So, kakain muna kami. So, andito tayo ngayon sa Little India. Baka dito may makita tayong magandang puntripan, di ba? Ito mga sweets, oh. Ito familiar, Bram, gusto mo? Meron sa atin ito. Jellybee? Jellybee. Ano ba gusto natin tikman dito? Dried kala jamun, parang gusto kong tikman to. 1 jellybee, 2 dried kala jamun, and 2 dried gulab jamun. Total nun ay $12.20. You know where we can eat other, like, savory Indian foods? Lots of places to eat here. Walk down. I don't think there's any funny for you guys. There's a restaurant at the back. Okay. 2B. A to B. And it's got a bunch of plates that you can get. Okay. So ito yung mga nabili natin. Ito muna yung familiar sa atin. Jollibee. Usually, nakita ko to sa ano, may binibilan sa Pilipinas. Yung mga gantong dessert sila, binibenta kilo-kilo. Pero dito per piece. And siguro mas madali nga yun na per piece. No? So para siyang funnel cake. Hindi ko lang masyadong sure. Parang siyang shing-aling na basa na matamis. Sarap, no? Halika dito, Mr. Constant. Tignan mo ang Jollibee. Muntis number 2, Ella. Tignan mo. Ngayon, dito tayo dun sa dried kala. Gulab dyan po, nakatikim na ako. Pero hindi ko alam kung ano yung dried kala. Hindi ako nagkakamali. Gulab jamon, gawa sa gatas. Ewan ko, hindi ko alam paano nila exactly ginagawa. Pero hindi siya maharina, pre. Problema dito, saksakan ng tamis talaga. Actually, hindi naman sobra. Pero pagkagat mo, kumakatas yung ano, syrup. Actually, may ikita mo na dyan, no? Ayun, no? Ayun, natutulo na. Uy, tumulo na siya, ganun. Gulab jamon ata na normal nila. Sarap, no? Parang... Ayun, no? Tumutulo yung syrup. Ewan, diabetes ko dito, pare. Ito yung binili mo, yung pink. Pink tangy. Tangy ba yun? Malamig. Parang macaroon na grainy. Oo, parang ganun. May nyog ba? Nyog ba yun? Hindi ko sure kung nyog eh. Nakaiba siya, masarap pero matamis talaga para. Ako ano-anong prutas, eto pomegranate, granada kung tawagin ng lola ko yan. Tapos eto, ano to, pomegranate na nakahimay na. So eto ay isang Indian grocery na parang asad sa atin. Ay, ito yung binibili ni mama, oh. Sarap yan. Actually, karamihan naman ang nandito, mabibili naman sa atin. Tingin tayo ng hindi. Gulab jamun mix, oh. Lump sugar, oh. Ganda ng vibe dito. Tsaka mabango. So makikita nyo, para sila yung store owners dun sa likod. Tapos kumakain sila ng lunch. Yung lunch na nakabalot sa papel. Tapos sinanong ko sila kung saan makakabili. Banda dun daw. Punta tayo dun. Pero ito na may ubas nila, oh. Ang haba, oh. Kaiba to, ah. Fresh plums. Saging na brown, pre. Familiar ako dyan. Eto. Dito tayo kakain, par. Let's go. Ay, dito. Doon tayo order sa dulo. Itong problema. Anong orderin natin dito? Ito, meron na silang parang set dito. Sobrang legit dito, par. Tutukan tayo. Hi, sorry. This is our first time. Can we get this? Yes. Is that for one person? One person. We get two. So, packet kami. Kabilang talaga hindi Indiano dito. Up. Wow, ito rin mga tropa. Okay. So, ito pala ay laxative ayon sa nire-research ng dalawang puntis ngayon. Hindi nila iinumin. Parang ayoko talaga inumin kasi bala ko pang maglakad ng marami-rami. Meron pang isang inumin dito. Marble soda, guava, pare. Bayabas. Ay, sorry. Napapatuloy si ate. Sorry. Paano to? Marble soda kasi may Jolin. May marble siya dun, no?
Para saan yung marble? Kalapit ko yung lapel kasi ang ingay ko pala. Bakit siya may Jolin? Pinipihit ba to? Gago, nalaglag yung Jolin sa ilalim. Ganun ba dapat? Saka ako iinumin? Bro, may Jolin, oh. Lasa siyang ano, hinog na bayabas. Si masarap ng papakit. Yo, teko. And eto, yung sweet lassi nila. Ano lang naman to, yogurt drink lang naman to. Yung sweet lassi, sa atin kasi pre, ang lassi, yogurt, tapos maraming ano, maraming yelo, parang shake. Eto hindi, oh. Parang purong-purong yogurt yan, parang. Sarap, panalo yun. Medyo matamis lang siya for my liking. Pero ang sarap. So, hintayin natin yung pagkain natin. Let's order pa ako ng paribagong lassi. Kanin, tapos mga kung ano-anong gulay. Par. Tapos may gulab jamon din doon na nakatago. So, wala sa nerve na kubiertos. So, kakainin to ng nakakamay. Beat my hand, right? Good. So, examine muna natin yung pagkain. Kanin, tapos papad ata to. Tapos may naan. Meron ditong kaprasong lime na siguro ipipiga mo dito sa sibuyas at carrots. Siguro this is raita. Tapos may sauce dito na hindi ko talaga alam. Tapos ang dami pang kung ano-ano. Sorry, hindi ko talaga sila alam. Wala, kainin na lang natin to. Where do we start? Alisin muna natin tong gulab jamon. O nga, gulab jamon. Grabe syrup, pre, oh. Pupunit ba tayo? Tapos isasaw-saw natin para matikman natin isa-isa to. Ganun ba? Hindi maanghang. Ay, may konti. Wag to. Hindi mo kaya. Ito, may silin ako nakikita, eh. Ito ata ay panir. Gagawin, sarap ng lahat. Kaya mo, kaya mo yung hang. Ito, parang sibuyas ba to? Alam mo, nung nalaman kong vegetarian to, lalo ko na ano kasi gusto kong makita kung paano sila mag-utilize ng gulay at magiging satisfying yung pagkain. Kasi usually pag Pilipino, kailangan may karne, di ba? Eh kasi mahilig ako sa gulay. Hindi ako vegetarian, pero mahilig ako sa gulay. Pero itong mga to, raita. Hindi alam kong raita, pero pipino and ano eh, yogurt eh. So ano ba to? Ibubuhos ko ba to dito? So ano to, ibubuhos, tapos kakamayin ko, no? Siguro, no? Tapos natin dyan. Tapos ito may mga sibu-sibuyas dito. Meron sila nitong yan, kaprasong lime. Ang sarap. No joke, ah. Hindi ko to sinasabi dahil nandito ako. Hindi man nila ako naiintindihan kahit sabihin kong hindi masarap, pero masarap. Magkukutsara ako para ipakita sa inyo yung laman, ha? Sorry, hindi ko talaga alam yung alam ng bawat isang putahe ito kasi ang dami. Pero ito yung okra nila, par. Kamay. Tapos eto, panir, pre. Diba? Keso yan. Ang sarap. Etong isa, yung brown. Wala akong ma-recognize sa kahit anong ingredient dyan, pre. Ako kung kita nyo, wala akong ma-recognize sa kahit ano. Ang sarap nito. Tapos di ko alam kung eto, sinasama ba sa kanin. So may dumating pang isa ito. So may kanin. Tapos merong eto yung parang okra kanina. Ito hindi ko alam. Parang munggo. So eto, di ko rin alam. Eto, di ko rin alam. Lalo to. Ano to? Hindi ko alam kung ano yun kahit natikman ko na. Kanin. Hindi ko alam. Pero ang sarap. Ito ano to? Ginataan ba to? Pre, parang ginataan, no? Ito, soup ba to? Okay. Gulat ako. Dessert nila, matamis. Tikman mo. Sarap naman ito. Bawat subo mo dito, nasusurprise kayo, di ba? And hindi ba? Hindi pa ganun naman dapat mabuhay? Parang sabi nga nila, para sukatin ang buhay mo, it's not about counting how many breaths you take. It's about counting how many times your breath has been taken away. Diba? Di ko alam sino nagsabi nun. Dito, pre, talagang blown away ako sa mga pagkain dito. Ewan ko talaga, taga, ito pa pala hindi natin natatry. Ano ba to? Donut? Hindi ko siya alam kung ano, pero maalat siya na mamantika. Siguro para itong gulab jamon na maalat. Ewan ko. Pero everything is good. Yung chips, siguro isasaw-saw mo dyan. I think dal nga ata, lentil stew. Kasama yung ulo ng sili sa pagkain. Kakainin ko yan, nandiyan. Enjoyin ko muna to. Tingnan natin kung makakain pa tayo after to kasi nakakabusog talaga to, pare. So may in-order, ah. Thank you. May in-order actually kaming panipuri pero hindi dumating. Pero okay na. Kasi busog na kami. Medyo mabigat sa chan yung pagkain nila pero masarap. My drug is the baby I've been using for the rest of my life. Pre, nangyari. Yes,
Pagpapagpag. Medyo maliit yung mga kotse dito sa Singapore. Grabe. Gogo, hindi ko sinira. Gogo sinira ko ngayon. Ah! I'm looking for Justin. Special room inside. Ah, wow. Wow, thank you, thank you. Puta natin kaklasiko. Knock ng puta. Mga kaibigan ko, pre. Justin, kaklasiko yan nung college yan. Oh. Tasting menu. Yung tinatag na yung fit meal. Ibig sabihin, kami na bahala ko nung yan. Gusto ko yan. Gusto ko yan para sa amin lahat. So, sharing naman yun. So, feeling ko maganda to napuntahan natin. Exciting. Kasi maraming courses. Tapos sila na bahala. Hindi namin alam kung anong kakainin. Tapos very hip yung place. Nakakatawa. Birigyan pa kami ng ano private dito. Dahil maasim ako, pinili ko yung sour. Maasim nga. Pero masarap paro. Pati nga ako ng refreshing. Ay, gago nga ba nung yelo? Kitaan nyo ba? Ayan, solid yung yelo hanggang ilalim. Refreshing nga. Pagdaan ko po kasi parang may sinasakal. Tamis, pero masarap yung aking pinakamasarap, pare. So, ito yung first course natin. Arugula to na merong dip sa loob. Ayun yung dip, oh. Tara nyo. Yan. Liver pate. Medyo lasang atay, ha? Liver pate, eh. Ang ganda ng texture niya. Trip mo, hindi. Hindi masyadong trip. Pero ako, trip ko to. Kayo, tikman nyo. Kasi ito parang, naman ko typical chicharon. Hindi niya sinabi ko sa isasaw-saw. Doon din ba? Sa liver pate. Mga natin. Parang typical na chicharon lang sa atin. Chicharon, beo. Kaya ko yung isaw-saw sa liver pate. Chicharon with liver pate. Sarap pa. Ito yung huli. Potato skins. So ano to? Literal na balat ng patatas. Walang something sa likod. Sa harap medyo makinang siya. Okay. Lahat na isasaw-saw dun sa pate. Para siyang may keso something. Sasaw natin dun sa pate. Literal, pre. Balat ng patatas. Kapag na ano, yung sa liver pate, ang sarap. Kaso, kapag hindi ka mahilig sa liver, baka masyadong strong para sa'yo. Tignan natin yung next course. Gago, may na-discovery ako, par. Kuha ko ng pangalawa, tignan mo, para may malagkit doon sa ano liver pate. Ano yun, honey ba yun, latek? Hindi ko alam eh, matamis yun. Pighead crumble. And then the breaded. What's this again? Breaded. Ah, okay. Legit, di ko naintindihan yung sinabi niya. Hindi ko naintindihan, so bahala na tayo dito. Eto daw isa, may pig head daw to. Pig head scramble, tama ba? Ganda rin pagkaka-ano na ito, bread na ito. Pre, matatawa ko dito pag to sisig. Pig head, pero tinawag yung sisig. Ay, ako ah. May sauce, ano kaya yung sauce nila na to? So, tira mo, naka-chop na baboy, it's been red nila. Hindi ko masyado ma-identify yung laman, pero tikman na lang natin, baka mas magaling dila ako. Okay, hindi siya sisig. Hindi siya sisig in the sense na Manila sisig, alam mo yun. Hindi ganun. Wala, parang wala akong nalasahan na fresh na sibuyas eh. Importante yun eh. Yung paasim niya, something fruity. Feeling ko ano, sampalok. Lechon, tama ka. Tama ka, parang lechon yung palaman niya. Ngayon, itong isa. Ito, legit wala talaga ako naintindihan ang sinabi ni Kuya. Maingay din kasi, kaya sinara namin yung pinto. Pero pareha silang breaded na item eh. Pero ang ganda na itsura nito. May sauce siya, pero parang makapal na hash brown dito. Tapos berde-berde sa taas. Ito, nakikita ko parang may pickled onion sila dito. Pickled onions nga, parang achara. Ay, may dumarating mo. What's this again? Lamb tartar. Okay. May dumating na isa? Lamb tartar ata, hindi ko sure. Pero tikwa muna natin to. Ano yan? Isda? Isda. Oh, parang gano'n, fish fillet with tartar sauce. Yung mga nasa, madalas nasa menu ng mga binyag-binyag, di ba? Parang gano'n. Pang-catering. Tapos yung sauce nila, di ko rin maintindihan, pero upscale yung lasa niya. Sarap to. Tapos eto daw, lamb tartar. So, sorry sa mga buntes, hindi kayo pwedeng kumain ito. Kasi hilaw to. Meron silang manipis, tinapay. I'm guessing igaganto lang yan, di ba? Ay, go. Tikman natin. Hilaw na karne, may nalalasahan akong mustard, walang anggo, ganda ng texture, gusto ko ito ah. Pero literal na pre, hilaw na karne lang yan at chinap talaga. So, hindi ko alam kung willing kang kain yan, pero masarap to. Kung kumakain ka ng siguro medium rare na steak, kayang-kaya mo kain ito. Ang sarap nito pre. Yung kanina yung black liver pate, bourbon pati
port wine. Kaya siya medyo matamis. Yes. Tapos ano, yung reduction is apple cider reduction. Apple cider, hindi apple cider vinegar. Ah, sorry, apple cider vinegar. Apple reduction. Cider vinegar reduction, okay. Tapos may yung puffed quinoa, tapos endives lang. Ah, puffed quinoa yun, yung maliliit, yung parang ano, yung malulutong, yung parang tawag mo doon, parang ampaw. Parang siyang ampaw yung ano niya, puffed quinoa. Okay. Kasi yung vibe na ginagawa namin, na ano namin dito is, Brooklyn style house. Mm-hmm. Kaya din naman puro graffiti. Oo nga. So, clubs. Usually, pag gagato, wala ka na masyadong gagawin dito kasi yung clubs pa lang itself, masarap na eh, di ba? Ano ulit to? Butter? Parsley garlic butter. Parsley garlic butter, simple. Mmm, likman mo. Kasi ang ganda mo yung lasa niya. Uy, wow, mahi-mahi. This is what again? Duck breast. Is American beef tongue. And then I'm my beef rump. Okay, beef rump. Okay. Ayan, oh, ang ganda, oh. Heavy got to, ah. Ang ganda ng pagkakaluto, pre. Sarap. Mmm, meron na ito. Di ko alam kung ano ito. Yeah. Ah, roasted onions. Tapos meron pang isang klaseng sibuyas dito. Pickled onions siguro. Yung sauce siguro yung rum. Tapos mashed potato. Ito ata yung sinasabi ni Justin na ano, na merong bone marrow. Sobrang okay na ito, be. Ito daw yung compliments of the house. Mahi-mahi. Na hindi ko alam kung ano yung mga kung ano-ano nakalagay. Ganda, oh. Tinan mo yan, par. Ganda nung ano, pagkaka-pan-fry sa isda, malutong. Ganda ng pagkakaluto. Mmm! May something din silang nilagay sa taas na medyo manamis-namis. Hindi ko alam kung ano yun. Medyo madilim kasi dito kaya di ko kita eh. Pero sa taparan ako, parang siya langka. Pero ewan, malamang hindi langka ito. Mmm! Ano yun? Hindi ko rin makaintindihan pero ang sarap nun. Oo. Ito. Ano? Ah, patata siguro to, pre. Patata siguro to. Na finlap nilang ganyan. Hindi. Mali ako. Hindi ko alam kung ano to. Next, etong kanilang duck breast. Par. First time ko ata makakain ng gantong duck breast. Eto yung mga duck breast. Niluluto nila Gordon Ramsay eh. Alam mo yun? Mingan natin to. Yan. First time ko ata makakain ng gantong klaseng duck breast. Ibang breast yung nakakain ko eh. Chicken breast. Lagyan natin ng sauce. Mmm! What the hell? Iba yung ano niya, iba yung sauce niya. So, yung sauce niya parang masyado maumami. Hindi ko alam kung mushroom-based din ba yung sauce niya. Tikpan mo, be! You like it? Pasado kay madam. Bone marrow, mashed potato, in order namin para kay nene. Di ko alam paano naging bone marrow to. Baka demi-glass to. Tapos siligan nila ng bone marrow. Pero tikman natin to. Par. Pinakamalasang mashed potato ang matitikman mo. Ano yun? Di ba ano? Siguro nga demi-glass yun. Di ako sure eh. Sarap. Ito daw ay smoked corn. Tapos para manchego cheese ata yung taas. Tama ba? Para upgraded na ano to. Tawag daw sweet corn sa kalsada. Yung mais kapag inismoke mo pala, ang sarap. Alam ko masarap ang mais pag inihaw. Pero pag inismoke, ang sarap din pala. Tapos ito ay pork schnitzel daw. Pork schnitzel. Kain nga natin. Technically parang breaded pork chop to eh. Sa pinalo. Uy, ang ganda. Tapos may mga dahon-dahon sila. Ito sage ata to. Hindi ako nagkakamali. Hindi ko sure. Tapos may butter-based na sauce na hindi ko rin sure. Tikman natin. Sarap, be. Tikman mo to. Sarap niya. Sobrang sarap. Ibang klase yun. Para sa isang putahe na kung isipin mo, breaded pork chop lang naman. Ang daming nangyayaring bagay. Ito may salad sila. Hindi ko na na-catch kung ano yun. Pero para may pork floss akong nakikita. Kita nyo ba? Arugula yung gamit nila. Rockets. Sariwa ng gulay nila dito. Ano lutong? Parang kala mo chicharon. And last, ito daw ata coleslaw ba? Tama ba pagkakaalala ko? Ay, ito ang masarap. Medyo may maanghang nga lang. Bram, tingnan mo to. Sabay mo din sa schnitzel. Sobrang sarap. Mamaya na ako. Alin? Magdadaldal pa. Kain muna kami. Sarap ng lahat. Rai was here for yan. Hanapin niyo yung picturean niyo tapos send niyo sa akin. Sticky toffee date. Pudding. Banana beignets. Banana beignets. Hindi yan par, matindi ang klasiko ng college yan. So, sa lahat na kinain namin, masarap na sarap talaga. Sarap talaga lahat. Puntahan niyo siya dito sa Underdog Inn, pare. Sa 115 Amoy Street, pare. Dali lang puntahan. Tikman na natin to. Banana beignets.
Ang sarap, makita nyo ba yung tumulo? Eto, date pudding. Sticky date pudding. May gatas siya. Bourbon cream pala, okay. Light lang yung bourbon niya kasi hindi na... Bagong tarap. Deep and dark yung flavors. Wala man dun yung alak. Nasa bourbon cream naman. Mm. Sarap. Mahilig pa naman ako sa fruitcake par. Ang lupit mo, pre. Nice seeing you again. Thank you. Ulit tayo nagkita nung pumunta ako sa inyo sa Las Piñas. Mingi ako ng kahoy. I think ginamit ko yun para sa Salmon Three Ways. Kundi ako nagkakamali. Nakuha tayo. Tapos ang opening ko nung vlog na yun, tanginan layo ng Las Piñas. Magagaling ko lang Las Piñas, no? Parit na ako ng t-shirt kasi ang asim ni. May naanak, punta kayo dito, pre. Napakasarap talaga, napakasarap. Dito, punta kayo. Ha? Sarap, para, sarap, pare.